Magandang gabi po sa inyo dyan. At magandang umaga, tanghali at gabi kung saan man kayong bansa ngayon. Mga ka-angkil natin dyan, kumusta po ang ondas natin? Kayo ba'y nakabisita na sa ating mga minamahal? Yan ang video na to, hatid natin kay Celebrity Updates. Ayun na, nasa baba lang po ang kanyang channel sa ating description. Paki-subscribe na lang kung hindi pa kayo nakasubscribe. At bago ang lahat, nais ko magpasalamat sa ating mga bagong subscriber at bagong pasok sa ating channel. At kung kayo pala ay bago sa ating channel, iniimbitahan ko po kayong isubscribe ang ating channel. Paki-like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update tayo sa ating mga ina-upload. Agoy, agoy, showbiz update po tayo ngayon. Interesting to. Finally tape my bagong title na Diyos mio marimar. Bakit ngayon lang? Tara, sabay-sabay natin panoorin ang palabas ni Celebrity Updates. Wala na pong patumik-tumik pa. Silipin na natin to. Baka masilip pa to ng iba. Pa natin to. Yung ating book topic for today's video, it is about dun sa yung kahapon nating updates ay talaga nagte-trending po siya at pinag-uusapan po yan online dahil tila baga, dahil napag-usapan siya, tinanong na po itong si Mr. Paulo Contis kung ano na nga ba ang kanilang estado ng kanilang relasyon ni Ara, at ipinagkibit balikat lamang ito nitong si Mr. Paulo, which means for the views lang talaga. At hindi lang yun ha, ito pa no, nakita po natin dito po sa kanila po. May ads, wait. Kung Facebook account na tila baga mas mas inatindi pa ang pagiging sweet nilang dalawa nitong si Ara San Agustin. Siyempre nga naman nakapukaw sila ng atensyon na akala nila jackpot sila doon, di nila alam. Mas pumapangit nga yung kanilang credibility dahil sa pagpayad ng tip dito po sa arrangement na ito. Whatever it is, if it is true or not, hindi po ito good publicity. And of course, ito pa nga no, dahil nagkaroon na rin po ng parang labanan kung sino po ba ang tatanghaling most favorite TV host. At isa si Mr. Isko Moreno at sa mga sumali at isinali, no? Kumbaga parang ano yan, online voting. Pero base po sa mga resulta, ang nangunguna po is ang TVG. Ayun. So hindi talaga po mga lawa itong si Mr. Isko Moreno. Jose. Kung pagkukumparahan naman sila ni Jose Manalo, di hamak, yes, na mas marami ng experience, yes, at mas nakakatawa at mas mabilis mag-isip ang isang Jose Correct. Manalo dito po kay Orme, no? Dahil talagang hindi naman talaga sila match. Kung totoosin, nakilala lang naman talaga si Orme nung pumasok na po talaga siya dito sa politika bilang mayor ng Maynila. At of course, ito nga, nakita na natin to ilan sa mga balita patungkol sa kasong copyright infringement ng TBJ sa Bulada. May resulta na daw. Ito pong ilan sa mga balitang inilabas ng Pilipinas Star ngayon, last October 30, 2023, 12 a.m. at ang sumulat nito ay si Mr. Gorgie Rula. Sabi niya, inaasahan ang pagte-trending na ito po yung nilalaman ng kanyang kanyang balita. Inaasahan ang pag-trending ng pagbabalik ng Hit Showtime pagkatapos ipatupad ang 12-day suspension na ibinigay ng MPRCB. Pero marami rin ang nagsasabing babalik ang It's Your Lucky Day sa ibang time slot na lang. Tignan natin kung marirate ito dahil hindi naman gaanong umaariba sa rating ang ipinalit na show nila Luis Manzano at iba pang kasama. Totoo naman po yun eh. Kung isa-judge natin, di ba, parang sobrang sad-sad yung rating na nakuha nila. Nakachikahan nga na ng ilan si Gladys Reyes nung Friday sa media conference ng Black Rider at ikinawenta na niya sa aming pinagdahan-daan nila ang kanilang pagbabalik. Nakakatawa dahil nagkakasama-sama raw silang dating child star, Janice de Belen at Ninio Mulak. Pero, yung teleseryeng Black Rider. Nadagdagan para maging hurado sa grand finals nito sina Maricel Sarianos no kasena noong Saturday. Ang katapat naman ng It Showtime na Eat Mula Ba ay nagsiselebrate ng kaarawan ni Isko Moreno. Yun naman po yung pasabog ni
naman po yung pinantabat nila no sa pagbabalik nga ng HO time. Parang halos buong show ay celebration sa kaarawan ni Yorme. Talagang namudbud sila ng kadatuhan, sabi nila. Sa E80 naman sa TV5, ebkwela pa rin ang pamilya ng karakter sa Talking Pota na si Ellen. May bisita naman sila mula sa pamilya ni Ellen at pasya na si Mami Josie. Masaya pa rin na talagang sinusubaybayan ang kwento ng pamilyang ito sa Talking Photo or Talking Avatar. Magaling talaga ang mga dating staff ng Itbulaga, no? Dutusin tutupulan sa pag-iisip ng mga ganong pakwela. Samantalang, tapos na pala ang pagsasalang ng witness sa kasong copyright impeachment and unfair competitions, Republic Act 8293 na isinampa ni na Tito Vic and Job kasama si na Jenny Perry laban sa tape at GMA7. Muling nagpresent ng witness ang GMA7 at pagkatapos nito ay magsasubmit na nila ang kanilang memorandum at saka ibababa ang desisyon ng korte within 60 days. Posibleng bago magpasko ay meron ng desisyon kaya abangan natin kung alin sa Itbulaga at EAT ang masaya ang pagdiriwang ng kanilang Pasko. So yun po yung aabangan natin. Pero ito na sana, pinag-uusapan din po sa News Online dahil matapos i-post ito ng Tape Incorporated sa kanila pong social media platform like Facebook, yung title na Itbulaga. Ayan, Itbulaga. Sana lahat na. Bigayin na yung trademark. Wag na yan. Itbulaga. So last October 31st, 12 noon ay pinost po nila din ang pagdiriwang dito po sa nasabing Halloween party. So dahil dito marami pong mga nagkomento na pwede daw na damitin if ever na mawala, no? Yung kanilang ito pong branded Itbulaga ay mapunta na tapali dito po sa OG o sa TBJ, pwede daw itong ipagamit sa tape ang Itbulaga. Yun. So dahil yun ito yung EB Happy, may nagahabol si Eko Haringal, di ba? Bagay sa inyo yan, ang mga tape bulaga. So dahil dyan, yun po yung ilan sa mga magpaparang pinagtawanan sila ng todo dito dahil po sa pagpupost sila lang ganun. But anyways, let's wait for another 60 days para po talagang ma-indicate na o malaman kung sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari ng title na Itbulaga. So, matapos ang taon na to, matapos na ang labanan. Diyan narito naman ang ilan sa mga komentang napili po natin mula sa man sa ating pong mga legit viewers and subscribers. Patungkol po sa issue ni Paolo, sabi ni Plortexon, Paolo Conti, sustento daw ng mga anak mo, si Ara naman ang bibiktimahin mo, sabi niya. Sabi naman ni Roy Ming Mongol, kamanya ka na naman ang pinaiira ni Paolo Contis. Sabi niya pa, Paolo Contis, hindi yan bubble gum, sabi niya. Sabi ni Becca Sosas, walang dating, laos kayo. Alam niyo, talagang ano lang eh, minsan kasi may mga media men kasi na parang pag binayaran mo kasi yan at sinabi mo na kailangan umingay yung pangalan ng mga taong ito, ang tawag dun is environmental journalist na kung saan daw bayaran sila tapos susulat, magsusulat po sila kasi diba good or bad publicity, thin publicity, ganun po ang patwiran ng ilan sa mga actors and actresses and directors ngayon. Sabi ni Seren Pra Dragneel, ginadaya yung mga moves ni Ken Chan kay Jillian. Gusto din ng bata. Pero, si Jillian basog naman, tsaka po si Ken Chan, talagang basog. May other chemistry. Pero silang dalawa, ewan ko. Sabi ni Atade Deroya Tedero, ang hihirap naman ang pangalan nyo. Hindi ko napapanood, kaya lang sa nababasa ko na pinitan ako magkomento. Dapat mag-isip yung girl at alamin ang buong pagkatao ni Paolo. May mga reklamo sa kanya, yung mga inaanak alam niya. Alam naman siguro yan. Pero, ewan ko ba parang hindi nag-iisip si Ara, maganda naman siya, fresh, ba? Diba? At si, may pangalan na rin naman sa showbiz kahit papano. Pero kung ginagawa niya para sumikat siya, well, hindi siya nagtagumpay doon dahil maraming madadalit sa kanya. Tignan mo si Yen ngayon, wala nang masyadong proyekto. Nung wala pa sila ni Paolo, ang daming proyekto ni Yen ng mga teleserye sa ABS. Ngayon, wala na. Sabi ni Fred Bumanag, sa mga kasamang babae ni Paolo Contis sa show, mag-ingat kayo dahil manyakis siya.
naman. Sayang ang kawawang araw. Pag nagkataon, aanakan ka lang yan. Ayan. Marami nga po mga netizen ang parang nagkukomenta sa mga videos nila na very sweet na dapat daw pag-isipan ni Ara. Correct. Hindi bagay. Yung kanyang ginagawa. Kung ito man ay parang inuutos lang sa kanila ng kanilang bossing. Baka nga. Dyan sa tape, eh dapat di siya pumayag, di ba? At kung ito naman ay parang ano lang, parang papag-usapan lang sila para lang sa ano popularity, eh hindi pa rin maganda kasi makikilala ka na kaiinisan ka ng marami, di ba? Kasi alam naman natin yung history ni Paolo, di ba? So anyway, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin. Eh guys, kayo nang humusga dyan na kung dapat bang ganyan ang ginagawa nila. Siguro utos ng management yan, ganyan ang gagawin na para ma... Alam mo yun, alam nyo na, para nakapokus sa kanilang atensyon. Pero hindi bagay sa noong times yung ganyan. Tsaka may issue yan si Paolo, Diyos mio, Marimar. Hindi pa namulat yung si, sino yung artistang babae na yun. Ayun, hanggang dito na lang ang ating reaction video. Kung kayo pala bago sa ating channel, inimitahan ko po kayong isubscribe ng ating channel, pakilike, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa tuwing tayo ay mag-upload. Celebrity updates, pakisubscribe kung di pa kayo nakasubscribe. Hanggang sa muli, Angkor TV ang inyong lingkod, Babush!